Okay, last. And then sa last video natin, we're going to create a star pattern. So, ang ipo-form natin dun sa star pattern natin is yung letter. So, yung sa last video natin is nag-create tayo ng letter A. So, this time naman mag-create tayo ng letter B. Okay, so analyze muna natin yung ating i-generate na star pattern. So, from here sa letter B natin, meron tayong column and row. Okay, sa column natin, meron tayong 5 column, consists of 0 to 4. At sa row natin, meron tayong 7 row, consists of 0 and 6. Okay, same dun sa program natin, kailangan natin ng nested for loop in order para tayo maka-form ng column and row natin. Okay? So, proceed tayo dun sa program. So, again, so, kailangan natin ng nested for loop, but before that, kailangan muna natin mag-declare ng variable, integer r for the row, and also integer c for the column. So, you have your semicolon. Okay? So, meron tayong outer loop. Sa outer loop natin is yung para sa row natin. So, for r is equal to 0, ang magiging condition natin is r is less than 7. Okay, bakit 7? So, check uli natin yung ating representation. Okay, sa row natin, meron tayo from 0 to 6. So, it is consists of 7 row. So, ang magiging condition natin, nag-initialize tayo ng 0, at ang condition natin ay r is less than 7. Ibig sabihin, ang value ng r nyo is from 0 to 6. Okay? So, sa kada number nyo, mapapansin nyo nag-i-increment yung value niya. So, ang magiging operation natin dito ay r increment or r plus plus. Okay? So, you have r plus plus, then you have here close parenthesis, then you have your open bracket. Okay? So, this will be on your outer loop. Sa inner loop po ninyo is yung column. So, you have here C is equal to 0. So, kung iche-check uli natin ang ating picture, pagdating sa column, meron tayong limang column from 0 to 4. So, nag-initialize na tayo ng 0. Ang magiging condition natin ngayon dito is C is less than 5. Then, you have here C increment, then close, then you have here another open bracket. Bakit 0? Then C is less than 5. So check natin uli ang ating representation. So from here, mapapansin niyo yung column niyo, meron kayong from 0 to 4. So based on the condition niyo, ang initial value niyo is 0, mag-i-end siya ngayon sa 4 based on the condition. Okay? So, from here, may dalawa kayong open bracket. For every open bracket, kailangan natin ng dalawang close bracket para end ng inner at end ng outer loop nyo. Okay? So, again, para makapag-form tayo ng star pattern, kailangan natin ng mga conditions. So, ano mga condition natin? Like in this case, para mapalabas nyo itong part na to, which is sa column 0 and column 4, palalabasin nyo lahat ng star pattern niya from column 0, from row 0 to 6, at the same time sa column 4, from row 0 to 6 din. Okay? So, yung first condition natin is palalabasin natin itong part na to. Okay? Para mapalabas natin yung part na yan, magre-create tayo ng condition dito. So, ang condition natin is if, so that will be column or C is equal to 0, okay, or C is equal to 4, okay? Para saan yung part ng code na yan? Ito yung part na from column 0 at column 4, mag-display or mag-create tayo ng pattern. So, palalabasin niya tong part na to. Okay? So, from the condition, so kailangan muna natin i-group yung statement nyo para ma-identify ng program nyo. So,
isang statement, yung C is equal to 0 or C is equal to 4. So, hindi na natin kailangan ng ibang condition since wala naman tayong in-skip na star pattern. Tuloy-tuloy naman yung star pattern niya. So, continuous lang, or mean, ito lang yung magiging condition natin. Okay? Next is, para mapalabas naman tong tatlong to, which is 0, row 0, row 3, and row 6, ang i-display niya is lahat ng star pattern from column 1 to 3, the same with row 3 from column 1 to 3, and also sa row 6, the same then from column 1 to 3 then. Bakit column 1 to 3? Kasi itong first statement na ginawa nyo sa condition nyo is na i-display nyo na to. Okay? Ang palalabasin nyo na lang itong part na to. Itong tatlong row na to na ang palalabasin niya is column 1 to 3 lang. Okay? So, gagawa tayo ng another condition. Okay? So, from here, gagawa tayo uli ng or. Okay? So, anong part ang inyong palalabasin? Check natin ulit. From row 0, row 3, and row 6. So, lagay nyo rito, R is equal to 0, or R is equal to 3, or R is equal to 6. Okay? So, close nyo to. So, okay? So, identify natin tong part na to as your second statement. Okay? So, itong part na to is magkagrupong statement para sa condition na palalabasin nyo tong part na to. Okay? So, this one and this one. Okay? Ito naman is yung part na palalabasin mo tong tatlong to. Pero, may condition tayo rito. Kailangan, hindi nyo na palalabasin yung part na i-output nyo yung star pattern or asterisk sa part ng column 0 at column 4. So, gagawa tayo ng condition dito. Okay? So, from here, gagawa kayo ng ends operation. So, dalawang end. Then, condition natin dito is C is greater than 0. Okay? So, you have greater than 0. Then, another end here, then C is less than 4. Okay? Then, close here. Bakit C is greater than 0 and C is less than 4? Check nyo rito. From here, hindi nyo nalalagyan ng value tong part na to kasi nai-output nyo siya. So, i-skip nyo na to. So, C is greater than 0. So, based on the condition, accepted niya yung 1, 2, 3, and 4. Pero yung 4 class, hindi na natin kailangan i-output yung star or kaya yung asterisk kasi na-i-display na natin to. Pero yung 1, 2, 3 lang, ang palabasin niya, ang condition niyo ay yung C kapag mas malaki sa 0 at yung C ay mas mababa sa 4. So, therefore, hindi rin niya i-display yung part ng 4 nyo. Kasi ang condition nyo is mas mababa sa 4 at mas mataas sa 0. Okay? So, ang palalabasin niya, itong part lang nito. Okay? Then, ang next natin is yung paggrupo natin yung kada statement. So, itong statement na to is magkagrupo. So, open here, then close here. Okay? So, isang statement yan, isang statement yan. Mapapansin nyo is nagre-red yung gitnang operation natin, which is or. Kasi sa syntax ng if condition, meron tayong open and close parenthesis dito. Okay? Para pantay or properly nested ang ating if condition. Okay? So, ang susunod dyan is open bracket sa if, the same time, another close sa if condition nyo. Okay, anong gagawin natin? Pa-output na natin yung star pattern natin. So, ano yung output natin? C out. Okay? Then, semicolon. Okay? Here, sa else, check nyo ulit. Yung part na to, ito yung i-display niya yung kada star pattern nyo dito. Okay, so continuous yung
output niya. Pagdating sa new line, kapag nagkaroon siya ng condition, automatic magkakaroon ng spacing yan. So, para magkaroon ng spacing yan, kailangan nyo magkaroon ng else condition dito. So, close nyo muna yung if. So, lagay ko rin ng else dito. Then, open here. Then, enter another close here. Okay? So, sa gitna ng else nyo, lagay nyo lang yung C out, quote, space, double quote. Para for every end ng condition nyo, automatic is magkakaroon yung spacing niya. So, ganito ang lalabas. Magkakaroon ng spacing dito. Okay? So, mapapansin nyo nagkakaroon ng red yan kasi kulang tayo ng dalawang less than sign. Okay? Next is para mag-new line siya kasi mapapansin nyo rito pagkatapos nito, nag-new line siya. Okay? So, lagyan nyo lang ng new line. Close ng else dito. Lagay nyo ay C out. Okay? C out. Double quote. Backslash N. Then double quote. Semicolon. Okay? Check natin kung mag-run yung program natin. Okay? Run. Okay? Okay. So, yan. Nag-form siya ng B. Okay, so that will be on the start pattern. Thank you very much, class, and good night.